Wireless na earphone? Eh, may wire pa rin eh. Hindi ko alam paano babuksan. Ayan. Ayan na siya. Ina-unbox. Babasahin natin ang manual. From ano to, guys? From Urbanista. Ayan, Urbanista. 399 Norwegian kroner na ipakita ko rin to nung nag-haul ako, guys. Nakasama siya sa haul. At ito ang may manual. Ah, may kasama pala siyang parang ano, parang silicone para sa pinaka ear tip. And ito yata yung manual na babasahin ko. Tapos may nakalagay siyang ano pa ba to? Oh, wala na. Wala na. Ito pala. Wala lang to. Papel. Pero ito yung manual. Babasahin ko siguro para malaman ko lang yung ano. Para malaman ko lang kung paano i-change sa panibagong music. Forward, ganun. Yeah, babasahin ko lang muna. Yan, earphone. Ah, wireless earphone nga. Tapos ayan siya, Bluetooth. Okay naman siya, guys. Nung trinay ko, medyo malaki nga lang. Hindi naman medyo malaki, kundi parang swak na swak sa itong nilalagay sa tenga na to. Siya, guys. Ito siya. Inopen na kasi ito ni Papa, guys, kaya hindi ko na na-unboxing. At yeah, inayos na niya. Okay naman siya. Pero ito nga lang, ano bang tawag dito? Ear tip or something. Ito parang yung nilalagay mismo sa tenga. Hindi, medyo malaki na talagang swak na swak lang sa tenga ko, guys. Yung sound quality niya is hindi naman kasi ako 100% na magaling magwan sa quality ng sounds. Pero for me lang, guys, music listener, masasabi ko okay naman. Malinaw. At yeah, bumaba ako ng hagdan, guys, at naka 9 steps ako. Nung ika-10th step ko na, medyo nag-stutter na siya or something like that. Medyo nawala na, medyo nawawala na 'yung signal niya, guys. Kung ang cellphone mo naman is nasa pocket mo lang or something, carry mo na. At hindi ko pa alam kung paano ko, halimbawa nakikinig ako ng music ngayon, then gusto ko siyang i-change agad dahil ayoko 'yung music na naririnig ko. Hindi ko pa alam kung saan ko siya ililipat. At kailangan ko talagang basahin ang manual dahil hindi ko pa alam kung paano ba gamitin talaga yon. At meron siya nakalagay na ganitong clip. Yan, pin, clip. Yun lang, guys. Yun lang yung laman niya. Itong pinaka-casing, Berlin, from Urbanista. At ang cute niya, guys, no? Girly na girly color. And ang nakuha ko pala, guys, na color is itong rose gold. Yan. Rose gold pala ang color niya. And ang cute niya, guys, kasi magnetic siya. Tingnan nyo, guys. Ayan. Magnetic siya. Itong nakikita nyo to, magnet siya, guys. So, no, yun. Nagdikit siya, guys. Very neat siyang tingnan. As in, maayos ang pagkakalagay niya, guys. Very neat. Very, yeah, very chic ang dating. Back tayo dito sa, nabasa ko about dito sa Berlin na wireless earphone. Charging time niya, guys, is 1 hour. And pag ginamit mo siya, guys, nang siguro tuloy-tuloy itong wireless earphone na to is ang aabutin niya is 4.5 hours. Pero pag hindi mo naman siya ginamit, standby mode niya ay tatagal, guys, ng 10 days. Yan, 10 days. Meron siya nga rito na plus sign, minus sign, at saka itong logo sign na nasa gitna. Yung plus sign, guys, is sa volume. Yung plus is mag-add ng volume. Ang minus is mag-lower ng volume. And another thing is yung plus sign, guys, na pag nilong press mo, is mag-forward siya sa next song.
Yung minus volume naman, guys, pag long press mo, is babalik siya from the beginning of the song. Pag may tumawag, guys, click mo lang itong logo sign. Pag gusto mo naman i-off, ihangap na yung tumatawag, tapos na yung call, press mo lang ulit ito, guys. According lang yun, guys, sa nabasa ko dito sa manual. And kung bibili naman kayo, guys, nito is, syempre, mababasa nyo naman sa manual. Ang signal pala nito, kung sakali, nabasa ko, is 10 meters. It depends, guys, kung wala raw problema itong mismong wireless earphone at yung cellphone mo. Yun yung nabasa ko. Maganda siyang klase. For me, guys, maganda siyang klase. At convenient siya, guys, gamitin. Kasi tulad ako, pag gumagamit ako ng earphone, yung may wire, guys, ang haba-haba. Samantalang ito is, yeah, wireless na. Very convenient. Very easy to use. At pwede mo lang ipin. From 1 to 10, guys, kung i-rate ko siya, 9 out of 10. Yun. 9 out of 10 yung masasabi ko, guys. Kasi bumibili naman tayo ng earphone, ng mga headset, ng mga ganyan. Ang hinahanap natin is quality. And for me, malinaw siya at malakas talaga ang volume at, yeah. Pero yung siguro yung one point na yon is masasabi ko, syempre dun sa price, kasi it cost 399 Norwegian kroner. Kung susumahin mo sa Philippine peso, sabihin na natin nasa 2,000. Yo, prices siya, guys. Pero syempre prices siya kasi quality naman niya is maganda. Yan lang yung quick unboxing. Hindi na nga unboxing. Quick review. Review nitong